Magandang araw mga Kapinoy at maswerte po tayo sa araw na ito ng Tuesday at tayo po ay pinagkalooban ng magandang panahon, hindi gaanong mahangin at hindi naman uulan mga kababayan at mga Kapinoy. Ano? Ngayon po ay sa ilang linggo nating hindi pagpapalipad ng ating munting drone sa mismong Taal Volcano Island. Nga ilang linggo na ay ngayon po ay tayo ay nagkaroon ng magandang pagkakataon upang makapagpalipad muli. At sa araw na ito, mga kababayan, ay ating masasaksihan ang real footage, real image ng main crater, mga kababayan at mga Kapinoy, sa araw na ito ng Martes, November 8, 2022. At katatapos lamang ng mga halos isang linggong mga pag-uulan, sinabayan pa ni Bagyong Paeng, yung tinatawag nga na STS, Severe Tropical Storm Nalgay, or si Bagyong Paeng nga, mga kababayan, na dumaan mismo dito sa Batangas, sa probinsya ng Batangas. Ilang araw na or isang linggo na ang nakakaraan, mahigit isang linggo na nga pala. At ngayon mga kababayan ay ito na, naglalakbay na ang ating drone papalapit sa isla or sa pulo tinatawag na ating mga kabatang at mga Kapinoy. Ano? Kung makikita ninyo ang weather ay cloudy skies with may mga paghangin pero mahina lang at tayo naman ay maswerte at mapalad na makapagpalipad sa araw na ito. Dahil nga po ang ating drone ay nagkaroon ng problema, mga Kapinoy at kababayan, dahil nagka-crash ang app ng aking drone o yung app niya mismo ang nagkakaroon ng ano. Hindi po nagka-crash yung drone na, yung drone app niya, yun yung nagka-crash, mga kababayan. Nagmamalfunction, kumbaga. At atin na pong silayan, mga kababayan. Sa mga pagkakataong ito, ang tinatakbo na ng ating drone ay mahigit na sa 2 kilometro, mga kababayan. At papalapit na tayo mismo doon sa mismong main crater, mga Kapinoy. At tingnan natin kung ano yung makikita natin, at ako rin ay sabik na makita kung ano ang meron. Dahil nga ilan linggo rin tayo hindi nakapagpalipad ng drone. Ano? Ito bang main crater or crater lake ay may tubig pa? Wala na? Kukunti na lang? O dumami pa? Dahil sa mga ilang araw na pag-ulan na dala ng season natin na yun nga ay wet season or rainy season. Ayan na po't nasisilayan na natin ang mismong crater lake, mga kababayan. Ilapit pa natin, mga Kapinoy. Nasa distansya na po natin dyan, nasa 2.8 kilometers na po. Ayan na, inilalapit pa natin. At ang aking pong distansya dyan, ang mula sa aking kinalalagyan ay nasa 3.1 kilometers. At doon ko na po ini-stop, nag-stationary na siya doon at doon na tayo nagkumukuha ng video, mga kababayan, ng ating drone. At ipinapa natin pakaliwa, ibinabaling natin ang camera pakanan, itinataas ng konti. At kung makikita nyo po rito, mga kababayan, napakaputi pa rin ng crater lake ng Bulkang Taal, mga kababayan. At kung makikita nyo rin sa ating pong video, sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer, ay nag-aalimpuyo pa rin. At doon sa kaliwang bahagi, sa may mataas, yun po yung Northeast Vent, mga Kapinoy. Yung may umuusok doon. Pero yung pong usok na yan, hindi na nakikita yan . Kapag kayo ay nasa Tagaytay or kasi hindi na nga nakakataas pa ng steam. Kaya nga sabi ko kanina sa akin live streaming na may scattered
na pagbuga ng usok yan. Kalat-kalat, meron sa Northeast Bend, meron naman dito sa kaliwang bahagi, mga Kapinoy, ano? At iyan po, isinom na natin, no? Yan. Kitang-kita nyo na, nakasum na ang ating camera. Sinet ko na sa zoom. Times 1 or times 2 na yan, mga kababayan. At kung makikita nyo yung Balkan Point, ano? Yan po yung parang barometer ko, eh. Yan yung sukatan ko, eh. Kung dumadami ba ang nai-stack na tubig. Actually, hindi po tubig talaga, ordinaryong tubig yan, eh. Acidic po yan, marami dyan, eh, yung sulfur kung tawagin, ano. Kita niya po, ano, talagang umaalim po yun at halos parang bagang may umaalon papunta sa tabi ng mga plumes, ano, mga kababayan at mga Kapinoy. Kung makikita niyo sa may gitna at sa itaas na bahagi ng yung screen, ay meron parang mga itim-itim, ano, yan po siguro, mga kababayan, yung epekto ng mga pre-automagmatic burst, yung, di ba, nagkaroon nun ng 29, 13 pre-automagmatic, tapos 19 ba yun o 16? Yan po siguro, mga kababayan, yan yung mga ibinuga nung maliliit na pre-automagmatic, ano, yan yung mga as, kung tawagin, mga alikabok na nandyan na, nandyan mismo sa ibabaw ng di na natin masasabing tubig nga yan, ano? Yan kasi asido ito, eh, mga kababayan, eh. Ayan, oh, mga Kapinoy. At pinasinom times one na po ang sum ko dyan, mga Kapinoy, sa pangyayaring yan. At kayo na po ang bahala sa iba pang inyong nakikita, kung meron bang nanggigiba na crater wall sa may Northeast Bend or dyan sa may summit na yan na nakikita nyo, mga kababayan, dahil nga sa mga pag-ulan, ano? Ayan, o, yan, kita nyo yung Mount Tabaro. Ayan, o, may tubig siya, pero kulay, ano, eh, kulay kalawang, eh, mga kababayan, ano? Ipa naman natin ulit, pakaliwa, ang ating screen. Gala natin sa iba pang bahagi ng pulo o ng Volcano Island, maliban dito sa main crater, ano, mga kababayan. Inuulit ko, ito po yung latest na drone footage natin. Ngayon ay November 8, Tuesday, 2022. Ayan po ang kalaparan ng Bulkan Taal or yung Volcano Island, mga kababayan, sa mga oras na ito. At tayo pinagkalooban ng magandang panahon. Ayan, oh, yung, ayan, makikita nyo, no? Mayroon ding crater dyan. Apat na crater yan na nagkaroon na ng tubig, na istaka ng tubig, ano, mga Kapinoy. Ayan, oh, apat yan, eh, oh. At yun naman, ang isusum natin, yung, tinan natin, ya, hindi na nakuha yung bininti ang malaki, ano, ayan, oh. Ayan yung bininti ang malaki, mga kababayan, ano. Kita nyo yun, yung parang, sabi nga, cinder cone kung tawagin, mga Kapinoy. Ayan. Nakita natin ang latest na video footage ng Bulkang Taal, mga kababayan, ano? At sana po ay antabay kayo sa mga susunod pang video. At kung may nakita kayong mga kakaiba na mga napansin kayo sa main crater, eh, comment down below po at tingnan po natin, mga kababayan at mga Kapinoy, kung may sasagot na mga eksperto sa pag-aaral ng bulkan, ano, lalo na itong Bulkang Taal, mga kababayan. At ako po ay nagpapasalamat ng maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-antabay. Sa tuwi na ay nandiyan kayo palagi at tinatangkilik ang mga Taal latest update na aking ina-upload sa aking munting channel, ano, mga Kapinoy at mga kababayan. Hanggang sa muli, at wala akong masasabi kundi maraming salamat sa inyong walang sawang panonood, pagsubaybay, and I always say to God be the glory forever.